siya lang ang binigyan ng permit ng Intramuros dito na magtinda dyan sa harap. Yan, naging asset siya ng Intramuros. Yung hot chocolate ni Kuis, dinurog na tableya. Kaya pag sinip mo talaga siya, maamoy mo yung tableya. Papagpala ko maaga sa inyo, mga kapadyak. Meron tayong bago ngayon. Ito ang tinatawag natin na Kape Jack. Kape Jack. Sa mga nakakilala sa akin, dati akong barista. Isang dekada na nakakalipas. First work ko yun nung graduate ako. Kaya malapit talaga sa puso ko yung kape. Meron pa nga akong video noon sa YouTube. Until now, hanapin nyo. Maki Latte Art. Ayan, yan, yung nagbiblink na yan. Maki Latte Art. Kumuha ako ng latte art dyan. Ano, leaf. Leaf yung ginawa ko o yung tinatawag namin na Rosetta. Kaya ngayong araw, pupuntahan natin si Boss Onyok, si Kuis Onyok, para kausapin, maipagkwentuhan lang tayo. Dahil na-feature siya sa Manila Bulletin last April 20. Yung bisikleta niya, ginawan niya ng kapihan. Very creative. Ang galing. So, samahan niyo ako ngayon, mga kapadyak. Padyakan natin to. Ride safe natin lahat. Tignan natin kung certified kapadyak. Mukhang ayun si Boss, oh. The Manila Cyclist Cafe, Kuis Onyok. Morning! O-order tayo ng tatlong kape. Titikman natin lahat yan. Cafe Mocha? Yun, meron tayo dyan. 100% pure Kalinga. Tsaka chocolate. Yun. Uy, kwento mo nga sa amin, paano nagsimula ang Manila Cyclist Cafe? Ano po, ganito siya. Grupo lang kami ng mga cyclista dati. Kailan po kami sa online. Grupo po namin is Manila Cycling Club. So, ang nakilala ko doon sila, Ate Mikay, si Honey, si Ate Heidi, si Ate Jemima, Ate Kesela, si Kuya Balong. Habang tumatagal sa pag-ride namin, doon namin napagkatanto na mahilig kami sa mga kape. Ano ka naman natutong magtimpla ng kape? Kasi yung mga gamit mo, yeah, plunger, grinder, beans, mga ganito. Okay. Saan mo siya natutunan? Dati ka bang barista o may history ka ng sa background sa kape? Dati na talaga akong barista. Bali, nagdito po ako sa pag-aaral. Okay. Then, nag-ano po ako, nag-take po ako ng Tesla na barista. Ang una ko naging trabaho dito sa trabaho na kapehan is yung Bloco 7. Pag-umay-ari siya ni Brian Gonzalez. 100% Kalinga. Masarap to pag walang sugar o walang milk. Talagang black lang talaga. Boss! Manila Cyclist Cafe, ha? Ito yung natikman natin na Kalinga. Cafe Mocha naman. Kuis, gano'ng kakadalas dito? Paano kanila mahahanap? Paano kanila makukontak? Bali, ano po, meron po tayo Facebook page, Manila Cyclist Cafe. Search nyo lang po. Tapos, makikita nyo naman po ako dito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga din. Pero kung wala naman po ako dito, nag-base naman po ako sa maraming customer, nasa immigration din po ako. Wala ganun din po, either alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga din. Tapos ano po, Sabado Linggo, yan. Nasa ano po ako, either PICC or nasa Senate Building po ako napapuntang MOA. Ganun din po ang oras, alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga din. So mga kapadyak, punta po kayo doon. Ipakis tayo. Si Sir na taga Manila Bulletin. Sina-feature siya sa inyo. Hot chocolate naman. Yung hot chocolate ni Kuis, dinurog na tableya.
Kaya pag sinip mo talaga siya, maamoy mo yung tableya. Kung familiar kayo sa tableya na chocolate. Solid. Sa Intramuros admin. Intramuros admin, shout out sa inyo ha. Maraming salamat. Hindi dahil sa kanila, hindi na ako po napapaalis dito. Kasi po nung unang ano ko, nung pangalawang tayo ko pala, doon ako na ano na papaalis, sabi nila bawal kasi kailangan doon po ng permit. Mm. Then doon sila nag parang sila nag-initiate na pumunta ka dito, bibigyan ka namin ng permit para maano ma hindi ka na napapalayas at maano makita ng ano ng kung paano kung gaano ka-discard yung mga taga-Intramuros. Then ayun. We are Intramuros. Diba? Yung mga nakabisita na dito sa Manila Cyclist Cafe. Yeah. Ito yung team namin. Ito yung team nila. Tapos, Manila Cycling Club. Kaya naging Manila Cyclist Cafe. Bigay ng IA. Ito yung bigay ng Intramuros sa kanya na free permit dito. No? Kasi nga, naging asset siya ng Intramuros dito. Ito yung mga pumunakapunta na dito. Siyempre, kami. Uy, Sonyok, maraming salamat sa'yo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa'yo. At supportahan nyo Manila Cyclist Cafe. Ako na nagsasabi sa inyo, ang ganda ng kwento sa likod nitong Manila Cyclist Cafe. Kung ano yung naging konsepto nito, kung paano siya nabuo. So, shoutout sa mga team ko, Manila Cyclist Club, Ati Heidi, na ngayon nasa Norway ka. Bagay ka mag-iingat dyan. Rixie, Bakla, salamat sa mga support mo din. Tsaka si Ate Cha, si Kuya Balong, si Ate Mikay, Kuya Kit. Tapos lahat, hindi ko na masasabi yung mga pangalan kasi hindi ko masyado kabisado. Pero sobrang salamat sa mga supporta niyo sa group. Kasi hindi dahil sa inyo, hindi natin ito nagawa lahat. Kayo ang kwento na itong kapihan na ito. Manila Cyclist Cafe, Quiz Onyok, Certified Cafe Jack.